Hello everyone, kumusta po? Welcome sa Jasonic TV. Ngayon po ay CRT TV naman ang aking gagawin. Hindi po nagpa-function ng maayos ang kanyang mga push button key. Katulad po nito, yung TV to AV ang pinipindot ko, pero ang lumalabas po ay yung menu. Then hindi rin po siya nag-scroll down once na pinipindot yung program. So, hindi po gumagana ng maayos yung mga button niya. So, ito ngayon ang titingnan ko kung ano yung mga kailangan gawin. Pero malamang yung mga tactile switches niya o resistor. So, titingnan ko mamaya. So, kailangan ko na itong buksan para malaman natin. A few moments later. So ito po, natanggal ko na po yung board ng mga button switches. Titingnan ko po kung anong mga naging diferensya dito. Yan galing sa part 9 ng TV. Titingnan ko po kung ano yung pwede nating palitan dito para mapagana natin muli ng maayos yung mga function ng button switches na ito. So ito na po yung tinanggal ko na button key nung CRT TV, yung sa front panel niya, button key. Ito yung TV to audio video menu. Ito volume down, volume up, channel down, channel up. So tinanggal ko na para mapalitan kung anong dapat palitan. Buksan ko lang. Ayun, ito yung kanyang mga tactile switch. Parang mga kinalawang na yung mga terminal niya. Yung tactile switch na ginamit, 2 pins lang. Well, yung pins niya, ito, tsaka ito lang, lahat. Ito, tsaka ito. So, pag biniliktad natin yan, yan. Itong part na to, ito, tsaka ito, yun lang ang may terminal o may pin ng switch. Kasi ito, tsaka dito, wala. Pag chinek natin yan sa multi-tester, naka-continuity tayo yung beeper. Bali, itong part na to, tsaka itong part na to, yun lang ang i-switch natin. Kaya pag tinester natin yan, wala yung continuity. So magkakaroon lang yan ng continuity pag pinush natin yung switch to. So try natin. Push ko yun, tapat ko yan dyan, push ko yung switch. Ayan. So, nagko-contact naman siya. Ayan. Pero nawawala-wala. Kasi nga, medyo corroded na yung mga paa niya. Ngayon, itong part na to, tsaka ito, connected lang yan sa isa't isa. Kaya pag pinalitan natin yan ng tactile switch na 4 pins, wala naman problema. Kasi ayan, itong part na to, tsaka yung part na to, connected lang din yan eh. Pag tinester natin yan, may continuity yan. Ayan. So, dito yan mapupunta. Yung unang magkatapat na pa dito, tsaka dito. So, connected yan. Tapos yung kabila, ito tsaka ito, connected din yan. So, ang mangyayari, itong side na to, tsaka ito, yun ang walang connection hanggat di mo pinupush yung switch. Ayan. Pag pinush mo yung switch, ito medyo nagdolo ko ng ayaw, wala ayaw. So, dapat pag pinush mo yung switch, tutunog yung buzzer natin sa tester continuity. So, palitan na natin lahat tong push button switch na to para mag-function na ng maayos yung button na to pa sa TV natin. So kahit nga yung pinaka-jumper niya, corroded na rin.
Tingnan natin kung kailangan na rin palitan niya. I-test natin tong connector niya. Kung wala naman problema. Okay naman. Test na rin natin para sigurado. So, ayan. Terminal by terminal. So, ito at ito. Meron naman. Ito saka sa gitna. Okay naman. Tapos ito saka sa gilid. Okay naman. So, walang problema sa connector natin. So, tatanggalin ko lang itong mga push button switches na to. Tatanggalin ko lang. Okay. So, ayan po. Natanggal ko na yung mga lumang push button switch. Yan. Tapos ni-resolder ko na rin yung mga resistor at jumper para yung connections niya maayos. So ngayon, papalitan na natin ng panibagong mga push button switches. So ayun, kakabit na natin. May 6 na piraso po ito lahat. So yun, okay na. Nahinang na lahat. Nahinang na lahat ng pins ng switch. Pwede na natin itong ikabit sa TV para i-test kung normal na ba yung function niya kapag pinipit natin yung mga bawat button. Ayan, nilagay ko na po siya dito. Ibalik ko na siya sa dati niyang pwesto. Yan sa ilalim. Tapos, nilagay ko na rin yung connections niya. Connection niya. Pwesto pa lang ito ng maganda-ganda para masubukan. A few moments later. So ito po, susubukan ko na kung maayos na magpa-function yung kanyang mga button key. So wala pang kabit na antena dyan. Try ko yun, TV to audio video. Yan, okay na, video. MPT, TV. Front video, so okay na po yun. Tapos sa menu, yung menu din select tayo, color, brightness, contrast, yan down. Tapos i-up natin, bali yung program button yung pinipindot ko dyan. So okay na, nagsiselect na, press natin uli yung menu, yan. Then volume down, yan, down. Volume up. Ayan. So, ayan. Okay na po. Maayos nating na pagana yung mga button key sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga tactile switches. So, muli po. Maraming salamat. Sana may nakuha kayong idea sa ginawa nating video ngayon. Hanggang sa muli. Ito po ang JSonic TV.